balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa kakatapos na timbangan doon sa California, tumimbang si Raymart Gabalio ng 117 pounds habang ang defending WBC bantamweight champion naman na si Nonito Donaire ay 117.2. Sa post-weigh-in interview, sinabi ng challenger na kahit ano raw ay posibleng mangyari at nakafocus lang umano siya. Nangako rin si Gabalio ng magandang laban dahil matindi raw ang kanilang naging training. Habang si Filipino Flash naman ay kumpiyansa at hindi nakakaramdam ng kaba dahil kumbaga sanay na nga raw sa mga ganitong laban. Ganun pa man, hindi naman umano nila minamaliit si Gabalio at handa lang sila sa kung anumang mangyayari. Para naman doon sa undercard nilang si Marlon Tapales na lalabanan si Hiroaki Teshigwara na isa pong IBF Super Bantamweight Title Eliminator match, pasok si Tapales sa timbang na 121.6 pounds. Pareho sila ng makakatunggaling Hapones. Samantala kahapon, maraming nagulat gawa ng pagkaka-ospital ni WBO bantamweight champion Gianriel Casimero na dahil nga raw sa viral gastritis at nagresulta naman sa pagkakatanggal niya sa fight card doon sa Dubai. At naging palaisipan nga sa mga tao kung ang kanya bang WBO bantamweight belt ay tatanggalin na sa kanya. Wala nga namang nakakasigurado sapagkat madaling araw na ng weigh-in noong naisugod sa ospital ang ating kampyon. At technically, hindi pa naman siya umapak sa weighing scale para sa official weigh-in. Kaya may mga nag-iisip na posible pa siyang maikonsider as unavailable to defend his title due to medical condition. Kaso ang kakaiba nga lang dito, hindi kagaya ng ibang kampyon kung saan kahit mayroon ng mandatory, nabibigyan ng leeway dahil bago pa man magkaroon ng kontrata o kahit may kontrata na at least more than a day bago ang weigh-in, bago ang kanselasyon. Hindi kagaya ng Butler versus Casimero na oras na lang ang inaantay. At good news po, dahil ayon sa inilabas na sulat ng WBO, payag silang pagbigyan si Cuadro Alas na siya pa rin ang kanilang bantamweight champion provided na makakapagsubmit sila ng mga kailangang medical certificate mula sa ospital kung saan siya naisugod. At ito po ay sa loob ng 10 araw. At syempre, kailangang nakalagay doon ang lahat ng detalye na sinabi nilang dahilan kaya siya hindi posibleng makapagdepensa. Kaya in the meantime, ang Butler versus Agbeko ay para sa interim WBO Bantamweight Championship na posibleng ma-upgrade sa full title. Depende kung anong magiging development sa hinihinging requirement ng WBO sa kampo ni Cuadro Alas. At kung sakali naman na masatisfy ng kampo ng ating kampyon ng kailangang papeles ng WBO, kailangan niyang depensahan ang kanyang titulo sa magiging interim champion kung siya ay magaling na o depende sa kung ilang araw na naman ang ibibigay na palugit sa kanya ng organisasyon.